lalabas para ang inyo. Sarado pa rin yung RTA. May bagong policy kasi ngayon ang government ng Dubai. Ang ingay. Ayun pala yung maingay. Naglalagay ng, siguro naglalagay ng gasolina. Magandang umaga sa lahat. Ngayon po, araw ng Webes dito sa Dubai at bukas po ay holiday. Magkukwento lang po ako ngayon kasi bukas po kami lalabas. Dati mayroon akong video yung nag-grocery kami kaso na-delete ko sa cellphone ko, hindi ko na-upload. Sayang, pero okay lang, next time. Ngayon nga po ay Webes dito sa Dubai at bukas po ay holiday, walang pasok. Kaso lang kahit holiday, hindi kami lumalabas kasi nakakatakot nga po yung coronavirus. Lalabas man kami pag pupunta sa grocery, pero dito lang malapit sa amin. Yung mga mall naman dito, bukas na. Kaso lang, may oras lang yata ang pasok. 2 to 3 hours ka lang sa loob. Tsaka kailangan mo mag-face mask, tsaka mag-gloves. At tsaka bago ka rin pumasok sa loob ng mall, i-check din yung temperature mo ng guard. Dati pumunta kami sa mall, no? Kwento ko lang sa inyo. Pumunta kami sa mall. Grabe! Nag-face mask kami, nag-gloves kami, pero walang social distancing. Sobrang dami ng tao. Kaya natatakot ako mag-mall ulit eh. Kaya sabi ko, pag nag-grocery, dito na lang malapit sa amin. Ang mga workers naman ngayon dito sa abroad ay ang pasok nila is 8 to 3 lang kasi Ramadan nga po. Kaya maaga sila nakaka-uwi. At saka may bagong rules ngayon ang Dubai. May bago silang policy ngayon na pagdating ng 8 o'clock, wala nang palakad-lakad dyan sa kalsada. Kasi pag mahuli ka ng pulis, magpapain ka. Eh katulad dito sa community namin, dito sa tinirhan namin, pagdating ng gabi, ang daming naglalakad, nag-exercise, nag-walk, ganyan. Pero mula nang nag-start yung rules nila, kahapon, sumilip ako sa may terrace namin, wala akong nakitang naglalakad at saka nagja-jogging. Siguro natakot din sila mahuli ng pulis, baka mag-fine sila, diba? Sayang din yung pera, malaki ang fine. Eh ang pulis dito, hindi ka pwede makipag-argue, nako, makatakot. Eh, syempre yun ang bagong policy nila, di sundin mo na lang, at least safe ka pa. Siguro nga dito sa Dubai ngayon, maraming case na coronavirus. Nakikita lang kasi namin minsan sa cellphone, marami na rin siguro dito namatay. Hindi lang natin alam kung ilan na yung mga Pilipino, di ba yung mga kabayan natin. Maraming namatay pero iba-ibang lahi. Marami na rin naka-recover, maraming case ngayon, kaya siguro naghigpit na naman ulit ang bansang Dubai. Ngayon po, nandito ko sa kusina kasi magkakape nga po ako. Wala po tayong ganap, kundi magkwento lang. Maglalaba ako ngayon, tsaka maglilinis. Yun lang, bukas mag-grocery kami. Yun, magbibideo ako bukas doon. Mayroon, kung alam ko lang tong vlogs noon pa, nagbo-vlogs na ako. Kasi 10 years na ako dito sa Dubai. Ang dami ko na rin napuntahang lugar dito. Sige lang, picture, ganyan. Kung alam ko ng vlogs, nagbo-vlogs na ako, di ba? Mayroon nga akong sinubscribe isa sa Saudi, Pilipino. Hindi siya vloggers noon. Ngayon, vloggers na siya ngayon. Ang dami na niyang subscriber. Kasi dati, yung wala pang coronavirus, pag araw ng off, palagi siyang namamasyal. Namamasyal siya sa Saudi. Picture, video, ganyan. Tapos pinapakita lang niya sa family niya. Ngayon sabi ng ate niya na nasa Pilipinas, sabi niya mag-vlogs ka para yung mga binlogs mo, pinicture mo, ma-picture mo at saka video mo, pwede mo i-upload sa YouTube. Mag-vlogs ka. Mula noon, nag-vlogs na siya. Ngayon, ang dami niya yung subscriber. Dapat pala noon pa ako nag-vlogs, no? Ang dami ko na sanang subscriber ngayon. Di ba? Sayang. Pero, okay lang. Makahabol pa naman, kahit papano. Basta, tiwala lang. Di ba? Sayang, no? Ang dami-dami kong lugar na napuntahan. Dapat na-videohan ko yun. Para kahit papano,
makita mo yung view dito sa Dubai, kung ano yung mga building dito na malalaki, magaganda, di ba? Pinanood ko nga yung YouTube na sinasabi ko sa inyo, yung sinubscribe ko. Ang ganda pala ng Saudi. Di ba? Kahit sabihin mong puro lang building-building, mainit, disyerto. Pero may mga lugar na magaganda. Di ba? Okay, see you later. Magkakape muna ako. Bye! Yang isda na yan, pag binibigyan mo ng pagkain, nangangagat. Dati ay laki-laki ng ulo niyan. Buti nga ngayon, lumiit na. Titingnan ko muna yung aking apo kung kumakain na ba. Ay, kumakain na pala si Peter. Pupunta ako sa terrace kasi minsan may naririnig akong maingay. Hindi ko nga alam kung anong nangyari eh. Baka may nagbanggaan. Kasi parang may narinig akong bubog. Yung bubog sa... Titingnan ko nga. Sisilipin ko dito sa baba. Wala naman. Ayan oh, bukas na yung RTA doon. Ayan. Tuyo na rin yung aking sinampay ulit.